God be the voice of triumph. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus is the sender. In the name of Jesus. Sige palapagan natin ang may Jesus. Speak unto Aaron and to his sons and unto all the children of Israel, and say unto them, whatsoever he be of the house of Israel, or of the strangers in the Israel, that will offer his oblation for all his vows and for all his freewill offerings, which they will offer unto the Lord for a burnt offering. Ye shall offer at your own will a male without blemish. Everybody say blemish. Of the beasts, of the sheep, or of the goats. But whatsoever hath a blemish, that shall not offer, or it shall not be acceptable for you. And whosoever offereth a sacrifice of peace offering unto the Lord to accomplish his vow, or a freewill offering in beasts or sheep, it shall be perfect. Everybody say perfect. It shall be perfect to be accepted. There shall be no blemish therein. And the last verse, the blind or broken or maimed or having a wind or scurvy or scathe, ye shall not offer this unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord. Let's bow our head and pray. Lord Jesus, salamat pa yung Jesus sa iyong pong presensya namin pong nararamdaman sa umagang ito. Dalangin po namin pa yung Jesus, ikaw ang malayang kumilos. Habang iyong salita pa yung Lord ay inihahayag sa kalagitnaan. Ang iyong mga anak na narito pa yung Lord ay buksan mo ang kanilang mga damdamin pa yung Jesus, ang kanilang spiritual understanding upang maunawaan pa yung Lord ang iyong nais ngayong umaga. Wala po kami pwedeng ibigay na papalin, Panginoon Jesus, sa iyong pong presensya. Kaya dalangin po namin na ikaw ay malayang kumilos sa kalagitnaan. I-touch mo muli ang aming mga puso, Panginoon Lord. Ganon din sa mga manonood sa live streaming, ikaw ang kumilos sa kanilang mga buhay. Sa iyo lahat ang papuring pasasalamat. Sa iyo pong makapangyarihang pangalan, in the name of Jesus Christ we pray. Amen. Clap your hands one more time. You may be seated in the presence of the Lord. I would like to preach to you this morning about the shepherd
and the blemished sheep. Ang pastol at ang tupang may kapintasan o mirong bahi. Nakakilala na ba kayo ng isang taong perpekto? Meron ba kayong kilala na nagsasabing siya ay isang perpekto? Meron mga kapatid siguro sa pangalan niya ay perpekto, maaari o perpekta. Pero mga kapatid, ang tanong kung siya ay talagang perpekto. Meron isang babae, mga kapatid, isang istorya. Sinulat niya, mga kapatid, yung dalawang mag-asawa na perpekto, mga kapatid, na perfect couple. Ito po, mga kapatid, ang sabi ng kanyang istorya, it's a perfect man na pinakasalan, mga kapatid, ang siyang perpektang babae. At sila, mga kapatid, ay nagdadrive ng isang perfect car. Sila ay namumuhay sa isang perpektong pamamahay, mga kapatid. At ang sabi ng istorya, meron silang perpektong ngipin, meron silang perpektong smile o ngiti, at meron silang perpektong mga anak, at meron silang perpektong trabaho, at ang lahat ng bagay, ang sabi ng kwento, ay perpekto sa kanila. So ngayon, ang sabi ng kwento, sila ay lumabas na mag-asawa, at nag-drive sila, mga kapatid, isang gabi. Ang babae ito, ang sabi na nagkwento, nung lumabas sila, ito ay Christmas Eve. Sila po, mga kapatid, ay nag-drive along the way. And they happen, mga kapatid, nakita nila sa daanan na mayroong isang kanal. At nangyari, humampas sila, mga kapatid, sa kanal na kung saan nandun yung sleigh ni Santa Claus at nandoon yung oso o yung ranger, mga kapatid. Yung usang rino ni Santa Claus. Si Santa Claus ay nabunggo nila kasama yung kanilang sleigh doon sa kanal, mga kapatid. So bilang isang perpektong tao, they wanted to stop, mga kapatid. So, nakahindo sila. Titingnan nila kung sino, mga kapatid, at paano sila makakakuha ng tulong. And they loaded Santa up in the back of their car, mga kapatid. At nakita nila si Santa Claus na nagdi-deliver ng mga regalo. Alam natin yan, mga kapatid. So dahil sila ay mga perpektong tao, iniisip nila bilang isang perpekto paano makatulong kay Santa Claus. So tinulungan nila, mga kapatid, si Santa Claus. Alam niyo naman, kapag magpalipad ng usa, mga kapatid, ng rino, si Santa Claus talagang napakabinis sapagkat kailangan sa gabi ay mag-deliver, mga kapatid, ang mga regalo. So unfortunately, mga kapatid, hindi maganda ang weather condition sapagkat, mga kapatid, maraming nakaharang na tinatawag na yelo sa daanan. Kumikitab ang daanan, ang sabi niya, at hindi nila makita ang daan. At napakadelikado na magbiyahe, mga kapatid, na ganong kabilis na kumikitab ang daan ng yelo. So, mga kapatid, sila ay nakabunggo ng isang black ice sa daan, mga kapatid, at na nakarating sila sa isang lugar, mga kapatid, at nabunggo sila doon sa tinatawag na halaman, mga kapatid. At ang sabi na nagsulat ng babae na ito, nung sila ay na-aksidente, meron lang, mga kapatid, isang nakasurvive sa dalawang mag-asawa. Namatay ang isa, nakasurvive ang isa. Ngayon, itong nagsulat ng kwento ay nag-post, mga kapatid, sa FB, sa Facebook. Lahat na may Facebook, magsabi, amen? Nag-post sa Facebook at nang katanungan ng ganito, sino ang nakasurvive sa dalawa? And the answer, mga kapatid, para masagot ang question, it was the woman. Yun yung nakaligtas, yung babae. Sapagkat ang sabi nila, si Santa Claus at saka yung lalaki, mga kapatid, ay isa daw silang
gawa-gawa lamang na creature sa kwento. Hindi talaga sila totoo, mga kapatid. Kaya nung ipinos yung question, Brother Sam, mayroon ng reply na isang lalaki doon sa question niya. Ang sabi niya, yung babae yung naka-survive. Ang kwento na yan, mga kapatid, ay parang entertaining, parang nakakatawa. Na ang lalaki at babae ay isang perfectong mga tao. Pero sa katotohanan, mga kapatid, is kailangan natin maintindihan that outside of Jesus Christ ay wala ng perfecto pa. Hello? Maliban sa Panginoong Hesukristo ay wala ng perfecto. Kahit tayo ay magdamit, mga kapatid, ng napakamaganda habang tayo ay pupunta sa lugar na ito, at mga kapatid, kahit napakaganda ng purma natin, lahat po tayo ay mayroon tinatawag na bahid at may kapintasan. Lahat tayo, mga kapatid, ay mayroon mga kanya-kanyang mga issues sa buhay. Kaya nga, mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, sa grasya ng Panginoon, at iniligtas tayo ng Panginoon, mga kapatid. And I am telling you, kung hindi lang sa grasya ng Panginoon, mga kapatid, hindi natin alam kung saan tayo ngayon, Brother Sama. Kung hindi lang sa grasya ng Panginoon, hindi natin alam kung ano ang gagawin natin ngayong umaga, kung paano tayo mabubuhay, mga kapatid. But I promise you this morning, hindi tayo, mga kapatid, makakarating sa lugar na ito kung hindi tiyan, mga kapatid. Kaya sana hindi tayo perfecto. And yet, mga kapatid, ang Bible ay natatanging nagsasabi na tatawagin tayo o tinatawag tayong perfecto. Bagaman hindi tayo perfecto, pero ang Biblia nagsabi na tatawagin tayo perfecto. In fact, mga kapatid, binigyan ko kayo ng scriptures na tayo daw ay pinapagawing perfecto, mga kapatid, sa ating pong mga nakaraan, sa ating pong pangkasalukuyan, at sa ating, mga kapatid, na darating na future. And I will show it to you, mga kapatid, the scriptures. Hebrews chapter 10 verse 4, ang sabi ng Bible, for by one offering, he had perfected. When you say perfected, it's a past tense, mga kapatid. Perfected forever them that are sanctified. So, pinabanal ka, mga kapatid, sa past tense yan. Ephesians chapter 4, verses 11 to 12, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints. Yan ay tumutukoy sa pangkasalukuyan. For the perfecting of the saints. Kaya nagbigay ang Panginoon ng pastor para maging perfecto, mga kapatid, ang kanyang mga anak. 1 Peter chapter 5, verse 10, but the God of all grace, who hath called us unto his eternal glory by Christ Jesus, after that he suffered a while, make you perfect. I'm telling you, titingnan tayo ng Panginoon, mga kapatid, at ang sasabihin niya, nakaposisyon ka maging isang perfecto sa iyong nakaraan. And you are practically perfect in your present. And prophetically, mga kapatid, magiging perfecto ka rin sa mga darating na mga araw. When God looks at our life, nakita tayo ng Panginoon, mga kapatid, doon sa cross ng Calvary. And somebody, mga kapatid, needs to stir down na natingnan natin ang ating kaaway, na mga kapatid, ang kaaway natin, lagi tayong binubugbog, lagi tayong, mga kapatid, hallelujah, na kinukutsa ng kaaway. At pwede natin sabihin, mga kapatid, sa kaaway, na hindi mo na ko pwedeng sumbatan, hindi mo na ko pwedeng pupugin sa aking mga nagawang pagkakamali. Ang sabi niya, sapagkat, mga kapatid, ang Panginoon, ang tingin niya sa atin ay isang perfecto. Bagaman lagi natin naririnig, hindi ako karapat dapat
na tumayo dyan. Lagi natin narinig, hindi tayo perpekto. Yes, mga kapatid, pero sa paningin ng Panginoon, pinaperfect na tayo, mga kapatid, sa mga nakaraan, sa pangkasalukuyan, maging sa inaharap, mga kapatid. Yan ang tingin ng Panginoon. Kaya nga ang dugo, mga kapatid, ay in-apply ng Panginoon sa atin upang sa pagdating ng araw, mga kapatid, ay magiging perpekto din tayo. Pero ang perfection na yan, ang pagiging kompleto, ang pagiging kabuuan, mga kapatid, only exists, umiira lang yan, mga kapatid, in Jesus Christ. Labas sa Kanya, mga kapatid, wala tayo kabuluhan sa Panginoon. The Old Testament law, mga kapatid, ay nakapaloob doon ang detalye, ang mga instruction ng bawat tapyas ng buhay ng Israel. Nung si Moses ay, mga kapatid, namit ka si Moses doon sa bundok ng Mount Sinai, inihayag, mga kapatid, ng Panginoon kay Moses ang mga regulation, mga kapatid, ang mga rules and regulation, at ini-expect ng Panginoon na ang Israel, mga kapatid, pagbaba ni Moses sa bundok, lahat, mga kapatid, ng aspeto ng buhay ng Israel ay susundin po nila, mga kapatid, ang instruction ng Panginoon. Nagsabi, mga kapatid, ng Panginoon sa mga Israel kung paano mabubuhay. Nagsabi ang Panginoon sa mga Israel kung paano manamit. Nagsabi ang Panginoon sa kanila kung paano magtrabaho. At nagbigay ng instruction ng Panginoon kung ano ang pwede lang nilang kainin. Lahat ng yan, mga kapatid, ay na-absorb natin. Sinabi lahat ng Panginoon sa kanila ang lahat ng mga bagay, mga kapatid, sa kanilang mga buhay, kung paano nila ito gagawin, mga kapatid. He covered everything about kung paano nila aalagaan ang kanilang mga alaga, mga kapatid. Sinabi ng Panginoon sa kanila kung paano makitungo kapag meron kang tinatawag na karamdaman, mga kapatid. At nagsabi ang Panginoon kung paano makikitungo ang Israel sa kanilang mga buhay, mga kapatid. At ang Israel ay nag-expect ang Panginoon na ipamuhay ang lahat ng mga bagay na binigay na instruction ng Panginoon. Because ito yung deal, mga kapatid. Nung inutusan ng Panginoon si Moses, parang tingin ng mga tao kay Moses parang mga Diyos. Parang Diyos siya, mga kapatid. Sapagkat si Moses, nung sinabi niyang lalabas na sila sa Egypt, ang sabi siguro ng mga tao, kapag napalabas tayo nito, ang sabi niya, mayroon ang karapatan si Moses na sabihin kung paano tayo mamuhay. So si Moses, tinignan niya ang mga Israel. Ang sabi, mga kapatid, ni Moses sa mga Israel na nagre-reklamo, kung ang bagay nito, ang sabi niya, ay nagpapaliganin sa iyo. Ang sabi ni Moses, bumalik kayo doon sa Egypt at magtayo kayo muli ng pyramid. Ang sabi ni Moses sa kanila, if you don't like having a God, na ang sabi niya na nakikilam sa inyong pamamuhay, at sasabihin niya pa yun kung paano kayo mamuhay, kung hindi niyo gusto, ang sabi ni Moses, bumalik kayo doon kay Paraon, paglingkuran ninyo ang inyong master na si Paraon. Pero ang sabi ni Moses, kung kayo'y nagkakalap, na pinalaya kayo ng Panginoon. Then ang sabi ng Panginoon, ang sabi ni Moses, huwag sasama ang inyong mga kalooban na kapag ang Panginoon ay nag-step in at nagsabi kung paano kayo kailangan mabuhay. Hindi ko maintindihan minsan, mga kapatid, ang mga tao, ang mga Kristiyano, na sumasama ang kanilang mga loob, mga kapatid, kapag sinabi ng Bible kung paano tayo mabuhay, pag sinabi ng Bible kung paano tayo manamit, at kapag sinabi ng Bible kung paano tayo maging banal sa Kanya. Hindi tayo kailangan sumama ang loob sa Panginoon sapagkat pinalaya tayo ng Panginoon. Kung nilabas tayo ng Panginoon sa pagkaalipin, mga kapatid, din mayroong karapatan ng Panginoon na makilam sa buhay po natin, mga kapatid. At kahit hindi ko sasabihin ito, nakasulat na ito sa Biblia, mga kapatid, at ito ang ating susundin. Pero ang Panginoon, mga kapatid, pinalaya niya po tayo. Pinalaya na tayo sa pagkakasala, mga kapatid.
kapatid. At alam ba ninyo kung paano niya ito ginawa? Romans chapter 6 verse 18. Being then made free from sin, you became the servants of righteousness. Hindi lang tayo niligtas ng Panginoon, mga kapatid, o pinalaya. Bagkus, mga kapatid, pinalitan ng Panginoon ang ating master. Dati ang master natin yung pulang kabayo, mga kapatid. Dati yung master natin yung mahabang stick. Dati yung master natin, mga kapatid, yung droga. Dati ang master natin, mga kapatid, yung nagpapabansag sa atin. Pero nung pinalaya tayo ng Panginoon sa anumang klaseng uling ng bisyo, mga kapatid, pinalitan ng Diyos ang ating master, mga kapatid, at siya ang nagbibigay ng utos kung paano tayong mabuhay. Kaya nga pinalitan niya yung master natin. At meron na tayong bagong master na sinusunod ngayon. Ang master na ito, mga kapatid, ay mapagmahal. Hindi siya malupit na katulad ni Pedro, mga kapatid. Ang master na binigay sa atin ng ating Panginoon ay isang mapagmahal na master, mga kapatid. Pero ang sinasabi ng master na ito, ang sabi niya, kung ikaw ay aking pinalaya sa iyong pagkaanipin, kung gusto mo ang katotohanan ng sabi niya na pinalaya kita sa pagiging adik mo sa buhay mo, kung nalaman mo ang sabi niya na ikaw ay hindi na papunta sa impyerno, ang sabi ng Panginoon, hinanda kita ng isang mansyon sa langit, ang sabi niya, upang pagdating ng araw, doon kita dadalhin, ang sabi ng Panginoon. Then ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, huwag sasama ang iyong kalooban sa panahon na magkikilam ako sa iyong buhay, ang sabi ng Panginoon, sapagkat binago kita, pinalaya kita sa mga bisyo, at hinanda kita ng mansyon pagdating ng araw. Kaya kung sinasabi ng Panginoon kung paano mabuhay, kung paano manalita, at kung paano maging banal, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, huwag sasama ang iyong kalooban sa panahon na ang Panginoon ay magkikilam siya sa iyong buhay. So nagbigay ang Panginoon ng instruction sa kanilang mga buhay, mga kapatid. And then, he was really specific na nagbigay, mga kapatid, ng instruction kung paano mag-worship sa Panginoon. Itong napakalaking law na binigay ng Panginoon ay cover lahat ng bagay kung paano mag-worship. Sinabi ng Panginoon, mga kapatid, ang mga detalye kung paano gagawin ang tabernakulo, mga kapatid. At nandun ang mga materials na kailangan itayo. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, mga kapatid, kapag itatayo ninyo yung tabernakulo, ito yung long, ito yung tall, ito yung high, ito yung dami ng mga poles, ito yung klase ng skins na gagamitin mo, ito yung color na kailangan mong gawin, ito yung ring na kailangan mong gawin at ilagay, ito ang mga sockets, ang sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, ito yung dimension ng mga room na kailangan gagawin mo sa tabernacle. Ang sabi ng Panginoon, ito yung mga furniture na kailangan mong ilagay sa room. And then mga kapatid, kung nag-design ang Israel na hindi nila gagawin ang plano ng Panginoon at sila, mga kapatid, ay gagawa sa kanilang sariling, mga kapatid, hallelujah, kaalaman, then mga kapatid, ang kanilang kasalanan ay hindi mapapawi sapagkat hindi nila sinunod ang utos o instruction ng Panginoon. Alam ba ninyo kung bakit nag-work, mga kapatid? Kung bakit ito ang sinasabi ng Panginoon in Exodus chapter 25 verse 9, according to all that I show thee, after the pattern of the tabernacle and the pattern of all the instrument thereof, even so shall ye make it. Lahat ng sinabi ng Panginoon ay kailangan gawin nila, mga kapatid. Now, pili kang maniwala o hindi kung gusto mo, sapagkat, mga kapatid, ang ating bansa ay isang free country. Pwede mo paniwalaan ang mali, mga kapatid, kung bibiliin mo, kung gusto mo. Pero kung kailangan itayo nila ang tabernacle, 5 feet longer, mga kapatid, than God told them to build it, hindi bababa ang Panginoon at tatanggapin ang kanilang alay, mga kapatid, doon po sa tabernacle. Sapagkat hindi po nila sinunod,
ang sinasabi ng Panginoon. And I believe, mga kapatid, with all my heart, sapagkat, mga kapatid, ang Diyos ay nagbigay ng instruction about kung paano tayo maliligtas, mga kapatid. Nagbigay ng instruction kung paano ang tao ay maligtas, hindi para maging mabagsik ang Panginoon, kundi mabait ang Panginoon. Hindi sinabi ng Panginoon kung paano, mga kapatid, magitungo sa kasalanan. Sapagkat, mga kapatid, ang Panginoon ay hindi siya malupit na amo, mga kapatid. Nagbigay ng instruction ng Panginoon kung paano ang kasalanan ay mapawi, mga kapatid. Kapag sinabi ng Panginoon, you must be born again, hindi malupit ang Panginoon noon, mga kapatid. Bagkus ang Panginoon ay napakabuti sa atin. Kapag sinabi ng Panginoon, kailangan mong mag-speak in tongues kapag ikaw ay nakatanggap ng banal na Espiritu Santo, hindi dahil magiging bad ka, mga kapatid, kundi ang Panginoon ay mabuti siya sa atin. Sinasabi niya ang lahat ng mga bagay, mga kapatid. At sabi ng Panginoon, ito ang mga bagay kung paano niyong gagawin at kung paano niyong makikitungo sa isang kasalanan. Ito yung paraan kung paano ka maligtas. So, mga kapatid, ginawa ng Panginoon, inilatag ng Panginoon, mga kapatid, ang paraan kung paano maligtas ang buong kansang katauhan. Layer upon layer, mga kapatid. And among the instructions He gave them, He was no less specific about the sacrifice na kanilang gagawin at i-offer, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, napakarami. There was a trespass offering, mayroong sin offering, mayroong peace offering, mayroong free will offering. At ang lahat ng gagawin nilang offering, mga kapatid, na kanilang kasalanan ay kailangang maging banal, mga kapatid. On the Day of Atonement, and every one of them, mga kapatid, ay merong specific na guidelines. Kapag sila'y nag-offer, mga kapatid, sinabi ng Panginoon kung paano papatayin ang isang hayop. Sinabi ng Panginoon kung ano ang party, mga kapatid, ang kanilang iingatan. At sinabi ng Panginoon kung anong party ang susunugin sa hayop, mga kapatid. Lahat ng instruction, lahat ng bagay, mga kapatid, ay sinalita ng Panginoon kung paano nila ito gagawin. Kung meron mang kaibahan sa mga sinabi ng Panginoon na kanilang gagawin, then ang kanilang sacrifice ay hindi matatanggap. Kapag sila'y lumihis ng landas, mga kapatid, hindi tatanggapin ng Panginoon ang kanilang alay. And one of the requirements para sila, mga kapatid, ay mag-offer sa tabernakulo, ito man ay tupa, ito man ay kambing, ito man ay baka, ito man ay pagong, mga kapatid, ano man kanilang i-offer sa tabernakulo, ang sabi ng Panginoon, kapag kayo'y mag-offer, kailangan walang tinatawag na blemish o walang kapintasan o walang bahid, ang sabi ng Panginoon. Kailangan ito ay isang perpekto. Sabi ng Panginoon, this was non-negotiable. Kailangan ang sabi ng Panginoon, kapag nag-offer kayo, ang i-offer ninyo ay walang kapintasan, walang bahid, ang sabi niya. At ang Panginoon ay hindi siya nakikipag-usap, mga kapatid, o nakikipagtawaran kung ano, mga kapatid, ang kailangan nilang is-sacrifice. Basta ang sabi ng Panginoon, ito ay kailangan hindi blemish, ito ay kailangan perfecto. Everybody say amen. Nandiyan pa ba kayo? Now, dahil sinabi ng Panginoon na kapag sila'y mag-alay ay kailangan perfecto, Brother Roland, walang kapintasan, walang bakit, mga kapatid. Now, ito ang interesting na question. Dito ako mag-focus. Kung sinabi ng Panginoon na ang kailangan i-alay ay perfecto, walang bakit, walang kapintasan, then, mga kapatid, samahan ninyo kong mag-imagine. Can you imagine, mga kapatid, with me, kung paano alagaan ng isang shepherd, ang isang Hebrew shepherd, kung paano niya i-prepare ang kanyang tupa para i-alay. Then, ang sabi ng Panginoon, kailangan ito ay perfecto.
Imagine with me, mga kapatid, kung paano alagaan ng isang pastol, mga kapatid, ang kanyang mga tupa para mapili niya ang nararapat sa pag-alay. Alam ng pastol na ito na kailangan perpekto, mga kapatid. Alam niya ang lahat ng mga bagay na yan. Can you imagine kung paano careful ang isang pastor na pipiliin niya, mga kapatid, hallelujah, ang kanyang ialay sa tabernakulo at ibigay niya, mga kapatid, sa pari kay Aaron the priest. Itong shepherd nito, mga kapatid, isa siyang shepherd. At alam niya ang kanyang mga kalan. Alam niya ang kanyang mga tupa na pinapastol, mga kapatid. Hayaan ninyong maglakbay muna tayo sa kaisipan. Sa isang sandali, mga kapatid, in your place. Pumunta muna tayo sa inyong imagination, sa isang tent, mga kapatid, ng isang Hebrew shepherd. Ngayong gabi na yon, mga kapatid, siya ay lalabas at kukuha ng isang sheep, mga kapatid. At ang gagawin ng pastor na ito, titingnan niya yung listahan niya kung sino ang pwedeng ialay na perpekto, mga kapatid. So ginawa ng shepherd na ito, ginawa ng pastor na ito, simula siyang pumunta doon sa kanyang tent, mga kapatid, kinuha niya ang kanyang listahan na, ng kanyang mga tupa, mga kapatid. At ang sabi ng pastor na ito, ito na ang listahan, ang sabi niya. At kailangan kong makita dito sa listahan na, kung sino yung perpekto, ang sabi niya. Alam niya, mga kapatid, ang kanyang mga tupa. Alam niya ang mga tupa niya kung saano ang kanyang aalay, mga kapatid. Now, ginawa ng tupa o ng pastor na ito, mga kapatid, sa kanyang listahan. Tinignan niya ang mga pangalan, mga kapatid, sa listahan, ang kanyang mga tupa. Pinage down niya, mga kapatid. Tingnan ko nga kung sino yung pwede kong ialay. Tinignan niya, mga kapatid, ang pangalan na Pedro. Meron bang Pedro pangalan dito? Wala? Oh. Ginawa ng pastor na ito, tinignan yung pangalan ni Pedro, mga kapatid. Nung tinignan yung pangalan ni Pedro, ang sabi niya, hindi magsilbi itong naalay. Ang sabi niya, itong paan ito, ang sabi niya, maliit ang isang paan niya. Ang sabi niya, kaysa doon sa isang paan niya, ang sabi niya, at ihika-hika ito, pilay-pilay ito. Ang sabi niya, katulad ng kanyang mga tatay at mga lolo. Ay, hindi pwede ito, ang sabi ng pastor. Ang sabi niya, ito ay pilay na sa kanyang mga henerasyon. Mula sa kanyang pamilya, ang sabi ng pastor na ito, si Pedro, hindi pwedeng ialay, ang sabi niya. Pumunta naman kung wala ng listahan, Brother Roland, tingin na naman yung pangalan na Juan. Meron bang Juan dito na pangalan? Walang Juan dito, no? Walang Juan. Tingin na yung pangalan ni Juan, mga kapatid. Ang sabi niya, parang hindi na tapit dito si Juan. Ang sabi niya, hindi pwede talaga. Itong si Juan, ang sabi niya, maraming bisis nang bumagsak ito. Ang sabi niya, si Juan ay mayroong horrible day. Ang sabi ng pastor na ito. At ang sabi ng mga kapatid ng pastor, alam ng pastor na ito, kilala si Juan na laging itong bumabagsak. Alam ng buong public na si Juan. Ang sabi niya ay sugatan siya at marami siyang pekla. Marami siyang pinsala. Ay, ang sabi ng pastor, hindi pwede si Juan. Hindi siya pwede, hindi siya perfecto. Ngayon, mga kapatid, tinignan niya ulit ang kanyang listahan. Nakita niya ang pangalan na si Pekta. Meron bang Pekta dito? Walang Pekta, mga kapatid. Sorry kung meron Pekta, ha? Nakita niya si Pekta, mga kapatid. Ako'y, ang sabi, mga kapatid, yung Pekta dito ulit si Pekta, hindi maganda. Ang sabi niya, hindi yata din pwede ito si Pekta. Ang sabi niya, itong si Pekta, laging naliligalig ito, laging nakikipag-away ito sa mga choir, laging nakikipag-away ito sa mga Sunday school teacher, at lagi itong nasa mga iba-ibang mga lugar. Ang sabi ng pastor, hindi pwede ito si Pekta na ialay. Ang sabi niya, meron siyang pinas sa kanyang ulo, ang sabi niya, sa kanyang puwit. Ay, hindi pwede ito si Pekta. Tinignan niya ulit ang kanyang listahan, mga kapatid. Pumunta siya kay Perpekta. Mayroon bang Perpekta dito? Baka masagasaan ko yung pangalan niyo, mga kapatid. Pumunta siya kay Perpekta. At nung nakita, mga kapatid, si Perpekta, ay hindi mag-work din ito, ang sabi niya. Sapagkat ang sabi niya, bulag siya. Isa lang ang kanyang mata. At ang sabi niya, iba ang kulay nitong si Perpekta. Ang sabi niya, maitim siya. Yung iba maputi. Ang sabi niya, ay hindi ito magsilbi. Ialay si Perpekta kahit ang pangalan niya Perpekta, pero hindi pwede itong ialay, Tatay Gigi. And all I know, mga kapatid,
Ang pastol na ito ay pumunta mga kapatid sa kanyang kawan sa mga kupahana at nag-umpisang alisin mga kapatid. Ang isa aalisin niya. Ang isa aalisin niya yung isa. Yung isa mga kapatid aalisin niya yung merong broken home. Ialisin niya yung mga tao. Mga kapatid, yung dupa niya na minolesto siya nung bata siya. Hindi pinilit mga kapatid ng pastor na ito sapagkat ang santo pa niya ay nakakumit ng adultery. Hindi niya pinilit mga kapatid ang santo pa niya sapagkat ang tupa niya ay nagkakamali mga kapatid. Hindi niya pinili ang isang tupa sapagkat mga kapatid ang tupa ito depekto siya mga kapatid. Tinignan niya ang isa, hindi niya rin pinili sapagkat mga kapatid, itong isang tupa nito ay hindi siya tapat mga kapatid at pumunta siya sa isang tupa niya at hindi niya rin napili sapagkat mga kapatid, ang tupa nito lagi siyang nagagalit ay hindi pili, may kapintasan sapagkat ang temper niya hindi siya marunong magpigil at pumunta sa isang tupa mga kapatid at nung tinignan ng pastor na ito ito. Lagi problemado ang santupa na ito. Sabi niya, hindi pili yung tupa na ito. At nung pumunta siya doon sa isa, ay hindi rin pili. Sapagkat lagi may issue sa tupa na yan, hindi pili iala yan sa tabernacle. And then mga kapatid, alam ng pastor na ito kung sino ang merong depekto. At alam lahat mga kapatid ng tupa na ito na merong depekto ang isang tupa na yan. Pero mga kapatid, nung nakahanap ang isang pastor na mga kapatid na isang perpekto noong Sunday mga kapatid, nung nakita niya ang isang tupa na perpekto, kinuha niya mga kapatid ang tupa na ito at siniyasan niya sa mga ilang mga araw mga kapatid to make sure na walang natatagong problema sa tupa na ito. At walang ibang tao ang makakakita sa kapintasan niya. So ginawa ng pastor na ito, hinila niya mga kapatid, hinalis niya kung damit ng tupang ito. Titignan baka mayroong mga iskara, mayroong mga pilat o mga piklat mga kapatid sa kanyang pugad o sa kanyang mga damit mga kapatid ng Sunday na yan. Ginawa mga kapatid ng pastor na ito, hinila niya mga kapatid, tinignan niya yung lips niya. Baka mamaya mga kapatid, makita niya yung kanyang mga ngipin, baka mayroong crack. Ay, hindi sa pili kung mayroong crack yung tip niya, mga kapatid, yung ngipin niya. Kaya ginawa ng pastor na ito, inalis mga kapatid yung kanyang lips, mga kapatid, na mapula. Tinignan kung meron mga kapatid crack na kanyang mga ngipin. At ginawa ng pastor na ito, mga kapatid, pumunta sa likuran niya, sa tubang ito, at pumunta sa harapan, mga kapatid. Tinignan ang kukok, mga kapatid, ng tubang ito kung meron kulay. Baka malayak, mga kapatid, ang kanyang kukok ay meron kulikong. Baka hindi pwede, mga kapatid, ay hindi pwede iala yan kasi yung kukok niya may kulay. Hindi pwede yan ni kurikong yung kanyang kukok. Hindi pwede kaya ginawa mga kapatid ng pastor na ito. Tinignan ang kamay niya. Tinignan ang paa mga kapatid para walang masabi ang makakakita na walang kapintasan ang iaalay ng pastor na ito. At para hindi makita o makita ng publiko mga kapatid na ang santupa na ito ay walang kapintasan, walang bahid mga kapatid sa private, kahit yung private mga kapatid na kanyang katawan ay kailangan masiguro ng pastor na ito na wala siyang kapintasan. And when finally, nung nasukat mga kapatid na ng pastor na ito na walang depekto ang kanyang tupa, nung natagpuan niya mga kapatid na ang tupang ito ay pure siya inside and outside, nakita niya na walang depekto, walang kapintasan mga kapatid, walang natatagong mga kapintasan, ito ay perpekto, ang kanyang damit ay napaka-perpekto, ang kanyang katawan ay napaka-perpekto mga kapatid. Nung chinek lahat ng pastor na ito, ang kanyang katawan mananamit, lahat ng kukok mga kapatid, lahat ng kanyang buhok, lahat ng kanyang ngipin, lahat ng kanyang lips, lahat ng kanyang mukha mga kapatid. Nung tinignan niya ang paa, walang karamdaman ang paa. Ang kanyang pananamit ay walang batik-batik mga kapatid dahil hindi pwedeng merong mancha. Kailangan walang sugat. Kailangan mga kapatid perpekto. Kailangan hindi depekto. Walang kapintasan mga kapatid. At nung nakita na niya ang kalidad ng kanyang tupa na kanyang pwedeng ialay, nakatanggap-tanggap sa Panginoon,
Then mga kapatid, dadalhin na Sister Rosa ang alay na ito, ang tupang ito sa kanyang priest, sa kanyang pari. At ang perpektong ito, mga kapatid, na nanapili ng pastol na ito ay mamamatay. Lahat ng gustong mamatay, magsabi ng amen. O sino ngayon ang gustong maging perfect? Magsabi ng amen. O, lahat ng perpekto ay mamamatay. Nung napili ng pastol na ito, na wala ng kapintasan, wala ng karamdaman, na wala ka nang makikita, mga kapatid, na mga pilat sa kanang katawan. Ibinigay na ito, mga kapatid, sa pari. At nung ibinigay na, mga kapatid, ang tupang ito ay mamamatay na. Now the question is, ano ang gagawin ng pastol sa isang blemished sheep? The shepherd and the blemished sheep. Kung nakita na ng pastol ang tupa niya na perpekto, at kapag perpekto, mga kapatid, ay kailangan mamatay. The question is, ano ang gagawin ng pastol sa isang mayroong kapintasan, mayroong bahay na tupa? Ano ang gagawin niya sa isang, mga kapatid, na mayroong tapyas? Ano ang plano ng pastol na ito, mga kapatid, sa isang tupa na mayroong piklat, mga kapatid? Anong gagawin ng pastol na ito, mga kapatid, sa tupa niya na laging nasasaktan? Ano, mga kapatid, ang gagawin niya sa ibang mayroong kabintasan, mga kapatid? Kabinhabinhani sa akin, at ito ang pinaka-best, mga kapatid, na pili kong i-press ngayong umaga ito, mga kapatid. At alam ko, kayo ay magagalak ngayong umaga, mga kapatid, kapag nakita ng shepherd na ito na ang kanyang tupa ay merong kapintasan. Kapag nakita ng pastor na ito na ang kanyang tupa ay merong karamdaman, mga kapatid, tinignan ng pastor na ito, Brother Ronin, ang kanyang tupa. At ang sabi, mga kapatid, ng pastor sa kanyang tupa, "Tupa, meron akong good news sa'yo." Ang sabi, mga kapatid, ng pastor na ito, "Dahil meron kang scar, dahil meron kang bagid, dahil meron kang karamdaman, at lagi kang nasasaktan, meron akong good news sa'yo." Ang sabi ng pastor na ito, "Ikaw ay mabubuhay." Hello? Kung perpekto na yung tupa, mga kapatid, wala ng kapintasan. Ang perpektong tupa na wala ka na makitang peklat at karamdaman, pwede nang ialay, mga kapatid. Kaya lang papatayin ang tupa nito. At anong gagawin ng shepherd na ito sa isang tupa, mga kapatid, na mayroong kapintasan, mayroong good news sa kanya, mga kapatid, sapagkat ang tupa nito ay mabubuhay siya, mga kapatid. I don't care, mga kapatid, kung nag-speak in tongues ka, paglabas mo sa kanang yung nanay. Kung hindi ka nakagawa ng pagkakamali at wala kang naging araw na hindi maganda, kung ikaw ay perfecto ngayong umaga, umupo ka lang dyan at manahimik ka, mga kapatid. Pero kung narito ka, na alam mo, mga kapatid, kung hindi dahil sa grasya ng Panginoon, wala ka sana dito, mga kapatid. Kung hindi lang sana sa Panginoon, wala ka ngayon dito, mga kapatid. Kung pumunta ka dito, hihigay ka, pipilay-pilay ka, mga kapatid, at sasabihin ng shepherd sa'yo, walang problema, mga kapatid. Kailangan natin sambahin ang Panginoon, sapagkat kahit nakita ng Panginoon na pipilay-pilay tayo, mga kapatid, walang problema sa Panginoon, sapagkat mabubuhay ka. Hindi ka lang papalakpak, mga kapatid, kapag alam mong nag-buy one take one ang milk tea dyan sa Aguas. Kung hindi, mga kapatid, kung nalaman mo na kundi lang dahil sa grasya ng Panginoon ay wala ka dito. Kung hindi, mga kapatid, hallelujah sa Panginoon, yung kinabukasan mo, mga kapatid, hindi magiging maganda. Kung hindi lang, mga kapatid, sa Panginoon, hallelujah, hindi ka deserving na nandito ka ngayon.
Pero alam ng pastol na ito, mga kapatid, na kailangan sambahin natin siya. Kailangan, mga kapatid, isigaw natin ang pagpupuli at mag-celebrate tayo sapagkat kailangan natin magpasalamat ngayon sa Panginoon dahil hindi tayo perfecto, kaya mapubuhay tayo, mga kapatid. Kinuha ng pastol na ito ang sugatan niyang tupa, mga kapatid. Tinignan na ng pastol na ito ang kanyang tupa ay niruntik at, mga kapatid, at ang sabi ng pastol na ito, walang kamatayan sa iyo, hindi ka mapiling mamatayan. Ang sabi ng pastol na ito, mga kapatid, hindi kita maaalisin sa aking daluhan, sa aking pastulan. Sasabi ng pastol sa iyo, kapag meron kang kapintasan, mga kapatid, you are mine today, you are mine tomorrow, and you are mine in the future. Kaya sasabihin ng pastor sa iyo, welcome to my pasture. Welcome to my pasture. Ang mga sugatan na tupa, mayroong mga sugatan na tupa na nagtuturo ng Sunday school. Mayroong mga sugatan na tupa, mga kapatid, na nasa ushers. Mayroong mga sugatan na tupa, mga kapatid, na nandyan sa mga praise team, mga kapatid. Mayroong mga sugatan na mga tupa na nasa mga leaders natin, mga kapatid. Hindi natin kailangan maging perfecto sa ating mga buhay, mga kapatid. Sapagkat ang mga sugatan na mga tupa, mga kapatid, ay mabubuhay. Ang isang perpektong tupa ay pupunta na doon sa night, mga kapatid, ng priest para patayin ang alay. Pero yung isang sugatan na tupa, mga kapatid, ay hinayaan ng pastor doon na manginain, mga kapatid, sa Valley of Blessings. Ang mga sugatan na tupa, mga kapatid, ay pwede silang pumunta sa tinatawag na madamo ng mga green pastures, mga kapatid. Ang mga wooden sheep ay kailangan nilang uminom. Ang sabi ng Biblia, besides these still waters, ang mga wounded sheep, mga kapatid, ay pinangungunahan ng shepherd, mga kapatid. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kapag ang pastol ay natakpuan niyang minupikrat ang kanyang tupa, magsisimulang niniti, mga kapatid, ng pastol at sasabihin niya, good news, tupa, mapubuhay ka. Here you go. Welcome to my pasture, ang sabi ng pastor, mga kapatid. Go, ang sabi ng tupa. Ang sabi ng pastor, manginayin ka dyan. Mag-isama ka sa mga ibang mga tupa. Sa pagkat ang sabi ng pastor, mga kapatid, ang mga nandito, ang sabi niya, ang mga tupa na nandito ay puro mga pilaya, puro may kamintasan, puro merong mga kapatid patid ka, at merong damage, mga kapatid. At ang sabi ng pastor na ito, everybody in this place ay mayroong pilay, mayroong katintasan sa araw na ito. Kung ikaw ay bisita ngayong umaga at pakiramdam mo parang hindi ka nababagay sa church na ito sapagkat kunting namong katabi mo may napaka-forma, mga kapatid, napakaganda ng kanilang mga dress, huwag kang makalala, mga kapatid, natatakpan lang ang kanilang mga sugat. Bawat tupa na nandito, mga kapatid, sa pastura ng Panginoon ay meron kanya-kanyang mga issue, mga kapatid. Ang ibang mga kapatid na narito ay meron silang mga issue na alam natin meron subscription sa kanila. Ah, si ano? Di ba siya yung gumawa ng ganito? Ah, kilala namin yan. Lahat ng tupa dito, mga kapatid, merong subscription ang kanilang pangalan. Alam ninyo kapag nabanggit yan, alam nyo kung anong nagawa niya. Kaya ibisita ka, huwag kang mag-alala. Nakita mo lang ang kagandahang damit natin. Pero sa kalob-looban niyan, mga kapatid, ay mayroong depresya. And the only reason they look so good, of course, maganda ang suot. Pero kung tatanggalin mo, mga kapatid, ang kanilang damit, at mga kapatid, makikita mo ang pilat ng kanilang mga nakaraan na istorya na pagkakamali na kanilang nagawa, mga kapatid, sa araw na winiwis nila, sana hindi na nila ginawa ito. Bawat shit na narito, mga kapatid, sa lugar na ito ay mayroong mga nakaraan na ginawa, mga kapatid, na kanawiniwis nila na sana matanggal na, mga kapatid. Bawat tupa na narito sa church na ito
as another day, mga kapatid. It was a day that the shepherd ay kinuha na tayo, pinili niya tayo, mga kapatid. At sasabihin ng pastor sa atin, sasabihin ng Panginoon sa atin, alam ko, anak, ang iyong nangyari sa'yo. Pero sabi ng Panginoon, mahal pa rin kita kahit ganyan ang ginawa mo. Sasabihin ng Panginoon sa'yo, I know all about you. Pero sabi ng Panginoon, you are mine anyway. Alam ko, ang nagawa mong pagkakamali. Pero sasabihin ng pastor sa'yo, welcome ka pa rin sa aking bastunan. You are welcome. Sabagat sasabihin ng shepherd na ito, mabubuhay ka pa rin. Mabubuhay ka pa rin. I think nararapat mga kapatid, sa lugar na ito ay mapuno ng kagalakan mula sa araw na ito, mga kapatid. I really think somebody na kailangan pumunta sila dito, nahihikay ka na mayroong problema, may karamdaman, mayroong kasalanan, mga kapatid. At ang mga tupad na ito ay pupunta sa kamay ng shepherd, mga kapatid. At sasabihin ng tupang ito, Lord, I just want to thank you, Lord. Wala akong i-open sa iyo sapagkat mga kasalanan ako, Panginoon. I was broken. I was wounded. At ako ay may damage, Panginoon. Pero minahal mo pa rin ako, Shepherd. Minahal mo pa rin ako, Panginoon. Nasabihin mga kapatid ng tupa na parito lang ako, Panginoon. Para ikaw ay bigyan ng papuri at pasalamatan sapagkat hanggang ngayon ay buhay ako. It was a day of the Shepherd, mga kapatid. Because the shepherd looked at you and said, bagaman sugatan ka, but you are mine. Meron ka mang peklat, ang sabi ng shepherd, but you are mine. Sabi ng shepherd, you are broken, but you are mine. Hindi ka perpekto, ang sabi ng shepherd, but you are mine. Sasabihin na kapatid na shepherd sa'yo, kailangan mong mabuhay pa. Kailangan mong mabuhay pa. It is the nature of the shepherd na yakapin mga kapatid ang mga sugatang tupa niya. Lahat ng tupa ay mabubuhay. Sapagkat ito yung nature ng isang pastol, mga kapatid, na yakapin ang mga sugatang mga tupa. Kayo ang mga tupa. Kayo ang tupa ng Panginoon. Bagaman meron tayong pagkakamali, bagaman meron tayong mga peklat ng nakaraan, bagaman meron tayong makaramdaman ng nakaraan, pero sasabihin pa rin ang shepherd sa'yo, mabubuhay ka! Mabubuhay ka! You are mine today! Tingnan mo ang proseso. Nung simula pa lang sa Garden of Eden, nung dinesign ng Panginoon na maging perpekto ang tao, ang kanyang tupa, walang batik, walang dumi, ginawa ng Panginoon si Adan at saka si Eva upang maglingkod sa kanya ng perpekto. But from the very first, dalawang kandidato, mga kapatid, si Adan at saka si Eva, ay nagkaroon ng bahid, nagkaroon ng kapintasan, mga kapatid. Si Adam, from the first time, ay nagkaroon ng pilak, mga kapatid. Sa katunayan, lahat ng tao, mga kapatid, ay dinala ang pilak na ito. Kaya ang tamanan natin lahat, ang bahid na ito mula sa ating mga matatanggang magulang. Ang sabi ng Romans chapter 5 verse 19, ang sabi niya, for as by one man's disobedience many were made sinners. Kasalanan ito ni Adan at saka ni Eva, nagkapiklat sila, nagkabahid sila, mga kapatid. At dahil sa kanila napasa na mana natin ang pilat na yan, mga kapatid, hanggang sa generation natin. Bawat baby na isinisilang mula kay Adam, mga kapatid, hanggang sa generation natin ngayon ay sinisiyasak, mga kapatid, na ang sabi ng Bible, nasa chat ka palang ng iyong nanay, meron ka ng bahid, meron ka ng pilat, mga kapatid, may kasalanan ka na. Tayo ay mga damage na, tayo ay mga sugatan na, mga kapatid, at hindi tayo perpekto dahil sa kasalanan. Tingnan niyo, mga kapatid, ang Old Testament. Some of them ay nakikita ang kanilang mga pilat, mga kapatid. Ang iba sa kanila
ay naka-ready na mga kapatid, ang mga sugat na makikita mo na sa Old Testament, mga kapatid. It was right out there, out from where everybody could see each other. Na mamagaman, mga kapatid, hindi mo na maitatago sa Old Testament ang nagawa ng kasalanan. Kahit itago mo pa ito, kapag lumapit ka sa tao, itong mga kapatid, na mukha sa mukha, makikita mo yung pilat niya, mga kapatid, at ang bawat isa sa kanila ay isinilang, mga kapatid, na hindi maganda at hindi perpekto hanggang sa henerasyon natin ngayon. Kaya kung lahat ng mga isinisila ay puro hindi perpekto, mga kapatid, merong isang kwadra doon sa Bethlehem, and the Lamb of Glory, mga kapatid, pinroteksyonan niya tayo mula sa makakasala ng ating mga matatandang magulang. Ang babaeng virgin na ito ay nagsila ng isang bata, mga kapatid, sa mundo ito. And from the first time, ang impyerno ay nakaroon ng problema sapagkat, mga kapatid, ang isisila na bata, brother Sammy, ay isang perpektong tao, perpektong bata, mga kapatid, hallelujah. Kaya nakaroon ngayon ng problema ang impyerno dahil mayroong isa na perpekto na isisacrifice. Dahil ang isisacrifice na yan, 1 Peter chapter 2, verse 22, ang sabi niya, wala siyang ginawang kasalanan, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Walang daya na natapuan mula sa kanyang bibig. Kaya nung isinilang itong tao ito, ang Panginoon si Kristo, mga kapatid, isa siyang perpekto. Kaya nagka-problema ngayon si Satanas, mga kapatid. Ang sabi ni Satanas, oh no, ang sabi niya, kailangan kong bigyan ng peklat, kailangan kong bigyan ng sugat, ang tampalasa na ipinanganak na ito. Sapagkat ang sabi ni Satanas, I'm in trouble kung hindi ko pinigyan ng sugat itong taong ipapanganak na ito. Ang sabi ni Satanas, mga kapatid, nung nag-usap sila ng Panginoon Jesus, ang sabi ni Satanas sa kanya, Jesus, gawin mo nga tinapay ang batong ito. Ang sabi ni Jesus, ang sabi niya, man shall not live by bread alone. Ang sabi ni Satanas, mga kapatid, tumalong ka dyan mula sa templo at ang iyong mga anghel ay sasaluhin ka. Ang sabi ng Panginoon Jesus sa kanya, thou shalt not tempt the Lord thy God. So hindi naman na naisay kaaway, mga kasi Satanis. Ang sabi na naman ni Satanas, mga kapatid, na kay Jesus, ang sabi niya, bow and worship in me, at ang lahat ng kaharian ay mapapasayo na. Ang sabi ng Panginoon Jesus, mga kapatid, thou shalt love the Lord thy God, and him only shall serve. Kaya ang sabi, mga kapatid, ng Panginoon Jesus, get thee behind me, Satan. Nung pinalayas ng Panginoon si Satanas, siyempre, mga kapatid, natupi ang kanyang paa, umalis siya, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon, sapagkat alam niya, mga kapatid, na ang lalaki niya sinilang na ito ay isang perpekto. Dahil perpektong si Jesus, dahil ang sabi ng Biblia, wala siyang kasalanan at walang nakitang dayak sa kanyang bibig. Until, mga kapatid, dinala siya kay Poncio Pilato, bago, mga kapatid, yung gabi na yon, bago siya mamamatay. At siniyasat siya ni Poncio Pilato, mga kapatid. At ang sabi ni Poncio Pilato na natatakot ang buong pundasyon ng impyerno. Nung hinarap si Jesus kay Poncio Pilato, ang sabi ni Poncio Pilato, wala akong nakitang pagkakamali sa kanya. Wala akong nakitang kapintasan sa kanya. Wala akong nakitang kasalanan sa kanya. So dahil perpekto ang Panginoong Jesus, ang sabi ng Bible, mamamatay ka. At ikaw ay babangon ngayong umaga. Kakain ka na yung pandesal, mga kapatid. Ikaw ay magsusuot ng napakagandang damit mo papunta dito sa church. At ikaw ay maglalakad ng pipilay-pilay, mga kapatid, sa church. And some of you, mga kapatid, sasabihin ng kaaway na binubugbog ka niya, mga kapatid, sa iyong katawan, sa iyong emosyonan. Sasabihin ng kaaway sa iyo, hindi mo kailangan mabuhay. Hindi mo kailangan mabuhay. Sasabihin ng kaaway sa iyo, hindi mo kailangan mabuhay. Mga kapatid, pwede mong sabihin sa kaaway. Ang sabi mo sa kaaway, nagkakamali ka. Sasabihin mo sa kaaway, hindi pa ako nararapat
namamatay sapagkat hindi pa ito perfecto. Pero yung Diyos natin, mga kapatid, na Diyos na nagkatawang tao, na sa perfecto, mga kapatid, na walang kasalanan na, walang kapintasan na, siya, mga kapatid, ang mamamatay instead na tayo, mga kapatid. So ang shepherd na ito, ay binalutan tayo sa kanyang kamay, mga kapatid, at niyakap tayo ng Panginoon, at sabi ng Panginoon, hindi nyo kailangan mamatay. Ako dapat ang mamamatay. Ako ang perpekto. Ako ang iaalay. Ako ang mamamatay. Kaya ginawa ng shepherd na ito, niyakap tayo, mga kapatid, hallelujah, niyakap tayo ng Panginoon, at sasabi ng Panginoon, kailangan mong mabuhay. Kailangan mong mabuhay. Kaya nasulat, mga kapatid, ang Psalms 23, the Lord is my shepherd and I shall not want. Sabi ng shepherd sa'yo, mabubuhay ka. Sasabi ng Panginoon Susa, dahil mabubuhay ka, welcome ka sa aking church. Welcome ka sa family ko. Welcome ka sa aking mga worshipers. Welcome to my church. Sabagat ang sabi ng Panginoon Susa, mabubuhay ka. Pero kwento sa Bible, dinanala nila, mga kapatid, ang babae ito sa paanan ng Panginoong Jesus. Sapagkat ang babae ito ay nagkasala ng adultery ng pangangalo niya. Ang sabi ng mga tao sa Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ano ang gagawin namin sa babae ito? Ang sabi ni Jesus, meron lang akong isang katanungan sa inyo. Ang sabi ng Panginoon, mabubuhay bang babae niyan o mamamatay? Pero dahil ang mga salita, mga kapatid ng mga tao, patayin siya, patayin siya. Ang sabi ng question ng Panginoon, mabubuhay ba siya o mamamatay? Ang sabi ng Panginoon, kung hahayaan niyo na ako, sabi niya, nagtitingin. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, perpekto ba ang babae ito? Ang sabi ng mga tao, anong perpekto? Hindi siya perpekto. Sapagkat ang sabi ng mga tao, binayolate niya ang 10 commandments. Siya, ang sabi niya, ay nahuling nangangalo niya. Ang sabi ng mga tao, mga kapatid sa Panginoon Jesus, siya ay makasalanan. Hindi siya perpekto. Sabi niya, ang reputasyon niya ay magulo na. At lahat ng mga tao na nandito, sabi mga kapatid, ay pinag-uusapan siya. Kaya huwag mong sasabihin na perpekto ang babae ito. Hindi siya perpekto, ang sabi ng mga tao, mga kapatid. Ang sabi ng mga tao, siya ay may damage na. May pinsala na siya. So dahil mga kapatid ang babae ito, ay mayroong pinsala, mga kapatid, at nagawa ng mga lunya siya. Ang sabi ng Panginoon, well, kung hindi pala siya perfecto, then, hindi niyo siya pwedeng patayin. Sabi ng Panginoon, kalagan ninyong pagkatali niya at hayaan niyong sabi niya na makalaya siya at pumunta siya sa aking pastulan. Doon siya mag-i-stay, ang sabi ng Panginoon. Hindi siya mamamatay at hindi siya pwedeng patayin. Pero dahil ang sabi ng Panginoon sa kanila, dahil nasa paramagang nasa killing mode na kayo, ang sabi ng Panginoon sa kanila, let me direct your attention to the only one, ang sabi niya here, na feeling qualified na bumato sa kanya. Ang sabi ng Panginoon sa mga tao, meron ba dito hindi nagkasala? Dahil ang sabi niya, kung meron dito na hindi nagkasala, siya ang unang kukuha ng bato para batuhin ang babae niyan. Ang sabi ng kwento, mga kapatid, unti-unti ang mga tao umalis at binitawan ang mga bato, mga kapatid, sapagkat lahat sila ay nagkasala. So kailangan mabubuhay, mga kapatid, hindi kailangan namamatay. Hindi dahil chismis ang iyong kasalanan, at ang kasalanan isa ay homosexual, ay mas nararapat siya. Hindi, mga kapatid. Hindi dahil pilay-pilay ang isa, at ang isa, mga kapatid, ay hindi siya pilay.
ay hindi siya karapat-dapat. Pakinggan niyo mga kapatid. Walang kinondem ang Panginoon. Walang hinatulan, hindi hinatulan ng Panginoon ang babae sa kanyang pagkakasala. Bagkus mga kapatid, binitawan ang mga bato ng mga tao. At mga kapatid, lahat ng mga bagay ay puro damage, puro mga kapatid sugatan, puro may pilay mga kapatid. At kung sino man ang tao na perpekto, sino man tao walang kasalanan mga kapatid, siya ang unang babato. Pero walang nakita ang Panginoon mga kapatid. I don't care kung hindi ka komportable ngayon. I don't care mga kapatid kung hindi mo gusto ang ginagawa ng kapwa mo. Pero sasabihin pa rin ng shepherd sa iyo, welcome ka dito. Ang shepherd ay hindi niya tinitingnan ang sugat mga kapatid para alisin ka. Kundi mga kapatid, ang shepherd tinitingnan niya ang ating mga sugat para sabihin niya sa atin, welcome kayo sa aking gawain. Kung tayo ay perfect mga kapatid, hindi na natin kailangan ang Savior. Kung tayo ay magaling na, hindi natin kailangan ang doktor, mga doktor. Kung wala kang sugat, kung wala kang pekla, kailangan mong mamatay sapagkat perpekto ka. Pero dahil sa scar, dahil sa pilat ng nakaraan, dahil sa pagkakamali na ating nagawa mga kapatid, dahil sa kapintasan at bahid na meron sa atin, ang sabi ng Panginoon na ating shepherd na, welcome home! Mabubuhay ka! You get to live! Hindi ko sinasabi na kailangan magkasala tayo mga kapatid para tayo mabuhay. But I'm overwhelmed at the kind of mercy na meron ng Panginoon. Hindi tayo nandito dahil we are good. We are here because God is good. Hindi ka napalito dahil sa tinrabaho mo. Napalito ka dahil binili ka ng Panginoon. That's why, mga kapatid, I get frustrated. Nabibigo ako, mga kapatid, kapag mayroong congregation na ayaw magsamba sa Panginoon tuwing Sunday, na kailangan mahiya tayo sa sarili natin. Kapag narinig na natin ang mga manunupot at ang mga awit na tumayo na sila at aawit at magbibigay na sila ng papuri at ikaw ay nakaupo lang dyan, ikaw ay para maging supervisor na at ikaw ay para nakatayo lang na walang buhang mga kapatid. Hindi mo ba naintindihan na ikaw ay pilay-pilay mga kapatid na pumunta dito? Meron kang kapintasan, meron kang kasalanan, meron kang bahid, meron kang damage. Pero ang sabi na shepherd sa'yo, alam ko ang lahat na meron ka. Pero ang sabi ng Panginoon, kahit ganun pa man, mahal pa rin kita. Sabi ng shepherd, napalito ka, dala-dala ang maraming mga pagkain. Pero ang sabi na shepherd, anyway, mahal pa rin kita. Mga kapatid, kapag meron tayong chance na sabihin natin sa ating shepherd sa Panginoon na meron tayong chance na magpasalamat sa Panginoon, gawin natin ang nararapat na magpasalamat tayo sa Kanya sapagkat hanggang ngayon, buhay tayo mga kapatid. Hindi natin kailangan ng organ, hindi natin kailangan ng drums, hindi natin kailangan ng gitara para magpasalamat sa Panginoon. All you have to do, sabihin mo sa Panginoon, Lord, I thank you, bagaman may kapintasan ako, bagaman may bahid ako, bagaman may kasalanan ako, tinanggap ko pa rin ako, tinanggap ko pa rin ako, and I thank you, Lord, I thank you, Lord. Can we all stand together? Hallelujah! Ipuloy ang musika na yan.
Hindi mo lang alam kung anong sugat ng nakaraan na meron ako. Hindi ko nga alam. Pero alam ng shepherd yan. But anyway, mahal ka pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Pwede mong sabihin sa shepherd, Lord, I make mistake. But thank you, shepherd. Bagaman may pinsala ako, bagaman may damis ako, salamat pa rin, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you. Sabagat na bubuhay pa ako. Hindi mo man deserving ito. Lahat tayo walang deserving dito. But Lord, I thank you. I thank you, Lord. Itatapon na sana tayo ng Panginoon. Pero salamat, tinanggap pa rin tayo ng Panginoon. Pwede tayong ikumpara ng Panginoon sa mga taong perfecto pero hindi na ginawa. Instead, ang sabi ng Panginoon, it's okay, son. It's okay, my daughter. Welcome to my pasture. Ang pinakamakakahiya mga kapatid na pwede natin gawin ay yung hindi natin yayakapin ng Panginoon at hindi man tayo magpapasalamat. Hindi man natin kayo itaas ang ating mga kamay. Hindi man tayo makapalapak. Hindi man tayo makapanalangin. What a shame! Sabagat ano bang pilat ng nakaraan? Ano bang sugat ng nakaraan? Nagpapatunay na ang grasya ng Panginoon ay nasa buhay. Bakit hindi tayo magpasalamat ngayong umaga sa Panginoon? Hanggang ngayon buhay ka. Dahil meron ka mga nakaraan ng pagkakamali. Bakit hindi ka mag-worship sa Panginoon? Hanggang ngayon maayos ka. Hanggang ngayon hindi ka iniiwanan ng Panginoon. Hanggang ngayon! Ikaw ay amasin ka ngayon. Pinili ka pa rin ng Panginoon. Bagaman meron kang pahit. Pinili ka pa rin ng Panginoon. Kahit may kamintasan ka. Ganyan kabait ang ating shepherd. Kung di inilatag ng Panginoon. Kung paano mapatawad ang ating kasalanan. Inilatag ng Panginoon. Kung paano mga kapatid. Maliligtas ang tao. Alam ng Panginoon ang nakaraan mo. Alam ng Panginoon ang iyong ginawa at nagawa na. Pero minsan man, hindi ka sinumbata ng Panginoon sa iyong nagawang mga kapatid. But still, niyayakap ka pa rin ng Panginoon at sasabihin pa rin ng Panginoon sa iyo, welcome! Thank you.